Hello mga kids! Kamusta na po kayo? Mahilig ba po kayo sa istorya? Gusto niyo bang makarinig ng mga kwento? Halina at makinig kayo sa aking mga... Kamusta na po kayo? Mahilig ba po kayong makinig ng storya? Gusto niyo ba po makinig ng mga kwento? Halina at makinig kayo sa aking mga istorya. Ngayong araw, ang una nating kwento ngayong araw ay pinamagatang Gitara ni Lana. May gitara si Lana. Maganda ang gitara ni Lana. Bago ang gitara ni Lana. Kulay pula at may bulaklak na puti ito. Bigay ito ni Tita Ana. Binigyan niya ito noong kaarawan ni Lana. Laging dala niya ang gitara. Lagi rin niyang pinapatugtog ito. Hawak ni Lana ang gitara habang naglalakad. Naglalakad siya papunta sa parke. Tumama ang paa ni Lana sa isang malaking bato. Ah! Nahulog sa bato ang gitara! Nagustuhan niyo ba ang ating unang istorya? Handa na ba kayo sa ating sunod na kwento? Sunod namang kwento na ating babasahin ay pinamagatang ang ibon ni Islaw. May alagang ibon si Islaw. Ising ang pangalan ng ibon niya. Puti si Ising. Maliit si Ising. Nasa isang hawla si Ising. Araw-araw ay binibigyan ng pagkain ni Islaw si Ising. Masaya si Islaw sa alaga niya. Isang araw, nakawala sa hawla si Ising. Hinanap ni Islaw si Ising. Hindi nakita ni Islaw si Ising. Pag-uwi ni Islaw, naroon na si Ising. Hinihintay na siya sa loob ng bahay. Handa na ba kayo sa pangatlong istorya? Halina't pakinggan. Ito ay pinamagatang si Mila. Si Mila ay nakatira sa bukid. Maraming hayop sa bukid. Marami ring halaman sa bukid. Maraming alagang hayop si Mila. May alagang baboy si Mila. May alagang baka at kambing. Sa mga hayop niya, ang manok niya ang kaniyang paborito. Tiko ang pangalan ng manok niya. Si Tiko ay kulay pula at puti. Siya ay gumigising kay Mila tuwing umaga. Masaya si Mila kapag naririnig ang tilaok ni Tiko. Gusto niyo pa ba ng isang istorya? Go! Ang huling pamagat ng ating kwento ay si Dilis at si Pating. Sa dagat nakatira si Dilis. Kalaro niya ang maliliit na isda. Sila ay masaya. Nasa dagat din si Pating. Malaki at mabangis ito. Takot si Dilis at ang mga kalaro niyang isda kay Pating. Minsan, hindi kaagad nakita ni Dilis si Pating. Gutom na gutom si Pating. Mabilis si Dilis. Nagtago siya sa ilalim ng koralis. Hindi siya nakain ni Pating. Matalino talaga si Dilis. Dapat maging matalino para matulungan ang sarili. Maraming salamat po sa pakikinig.
Sana po ay nagustuhan niyo po ang aking kwento. Kung may gusto pa po kayong nais marinig, comment down below. Thank you for watching. Bye!